Guys, ngayong video, apat na tanong ang sasagutin namin kasi may mga nagtatanong tapos gusto nilang malaman kung paano yung ginagawa doon. So simulan natin to. Tara na. Let's go! So ayun nga guys, no? Simulan muna natin sa unang tanong, yung about sa patuka. So, may nagtanong kung paano daw ba yung paggawa doon sa successor pellets. So, ayun nga, no, dito sa successor pellets, nagtatanong sila na may nagtanong kung paano daw ang pagibigay nito. So, ako, ang ginagawa ko lang, dito sa lagayan ng stick ko, nilagay ko yung kalahati. Kalahati ng successor pellets. Tapos, yung kalahati ng successor pellets, di ba? Kasi isang kilo yun eh. Isang kilo yun, yung kalahati nilagay ko dito sa jar ng stick ko. Tapos yung kalahati ay nilagay ko dito sa my seeds. Ayan. Sa seeds ko kasi, ang haluan ko ay may white millet, red millet, black millet, tapos canary seed. Ayan, makikita nyo yung canary seed. Tapos, andyan dyan yung ano, yung mga successor pellets. Ayan. So, yung kalahati ng successor pellets ay nandito din. Ayan, nandito din yung kalahating successor. Tapos, ito na yung binibigay ko sa kanila araw-araw. Ayan, ito na yung araw-araw. Pero, syempre, kapag sa umaga, ito yung binibigay ko sa umaga. 6 a.m. hanggang 10 a.m. Tapos, pahinga na ng mula 10 a.m. hanggang 12 p.m. Pag 12 p.m. na, ito na ang ibibigay ko. Ito na ibibigay ko. So, ayun. Ayun yung about sa patuka. Isa sa successor pellets. Kung gusto nyong ihalo sa seeds yung mga successor pellets nyo, pwedeng-pwede yun. Kasi part din ng diet ng ibon natin yung successor pellets. Ayan. Tapos, yung sunod na tanong, yung sa nest box. Yung sa nest box, kung paano namin nasasabit ng ganito yung mga nest box namin. So, madali lang to. Kailangan nyo lang naman, syempre, ng nest box. Tapos, ng hook. Ito, yung hook. Meron tayong tatlong sukat ng nest box na para sa African lovebirds. Kunin ko lang to. So, meron tayo ditong standard size. Ang itong size na to ay 8x8x10. Ito ay marine plywood. So, meron pa tayo dyan na nabibili na palochina plywood na ganito din ang itsura. Ayan, na ganito din ang sukat pala. 8x8x10. So, ito ang standard size para sa mga African lovebirds natin. Sunod na size ay yung ito. Ang size nito ay 8. Wait lang. So, ang size nito ay 8x8x14.5. So, ang haba niya, yung haba niya ay 14.5. So, ito pa yung isa nating sukat para sa African lovebirds natin. Ito, maganda to para sa mga aircon type. Sa mga aircon type na double cage. Ito, maganda to. Tapos, yung huli nating sukat para sa African lovebirds natin ay ito. Ito. Ang sukat naman nito ay 8x8x16.5. So, yung haba nito ay 16.5. Ito ay saktong sukat para sa mga cage natin na double cage na aircon type. So, ito yung pinaka sakto sa mga AC type na cage natin. So, ayun nga, paano naman daw natin yun isasabit sa ating mga nest box? So, wait lang. Kunin ko lang yung may isa dito. So, itong isang nest box na to ay meron na siyang nakakabit na hook. Wait lang. Ito.
So, ito ang sample natin. So, kapag kayo ay magkakabit ng nest box sa inyong mga double cage, kailangan nyo lang naman ng nest box tapos ng dalawang hook. Ang gagawin nyo lang naman para masukat nyo tong kung saan nyo ilalagay yung hook ay syempre, kailangan nyo silang tansyahin. Kailangan nyo silang tansyahin dito sa mga nest box, sa mga double cage nyo tulad ng ganito. Dito, isipin nyo lang muna na wala tong mga hook ha. So, ilalagay nyo sila na sakto. Pag nilagay nyo sila na sakto, kailangan nyo tandaan kung saan magsisimula. So, dito ako nagsisimula palagi. Kapag dito sa butas, yung kalahati nito, ayun ang una kong nilalagay. So, pag sinalit mo siyang ganyan, makikita mo na dito ay yung unang hook. Tapos, yung pangalawang hook naman ay doon sa may bandang gitna na lang. Sa may bandang gitna ng mess box. So, yung gitna. So, ito, nasa gitna to. Na ayun ang pagsisetup ko ng nest box doon sa aking double cage. So, yung dito, kalahati nito ay doon yung unang hook. Tapos, yung pangalawang hook naman ay nasa bandang gitna na. Ayan. So, maglalagay na lang kayo ng mark, yun ang mga marka dyan kung saan yung banda ilalagay. Dapat yung sakto ah. Dapat yung sakto dun sa mga butas ng ating double cage. Para na-adjust pa siya ng pakaliwa at pakanan. Tapos, kapag na-set up nyo na yun, ganito ang magiging itsura. So, ganyan magiging itsura. Tulad nito. So, ito yung magiging itsura nyan. Na ito yung bilog. Yung papasukan ng mga ibon natin. Tapos, yung unang hook ay nasa gitna ng bilog. Ito. Nasa gitna ng bilog. Ayan. Tapos yung pangalawa ay bandang gitna na. Ito. Bandang gitna na to. Bali, itong size na tong nest box na to ay 14.5 yung haba nito. Bali, 8x8x14.5. So, ito yung pangalawang hook nasa gitna. Ayan. So, ganyan magiging itsura niya. So, itong laman na to ay si ano. Ayan. Hello. Hello. Ayan, dyan siya nagpapahinga kapag pagkatapos niyang kumain. Doon yung, ayun yung about sa nest box. So, ganun lang ang pag-setup ko ng nest box sa ating mga double cage. So, nest box, tapos dalawang hook. Ayun lang ang kailangan natin. Tapos, tansya-tansya na lang sa mga sukat kung saan nyo ilalagay yung mga hook nyo. Tapos, yung pangatlong tanong, about sa ano yun eh, sa nesting materials dun sa malunggay. So, dito, punta tayo kay Namaha. Punta tayo dito kay Namaha. So, mapapansin nyo dito, yung mga matataba nating sanga ng malunggay, yung ganong kataba. So, hiniwa natin sa gitna, tapos hiniwa ulit natin sa gitna. So, naging apat yung sa isang ganon, apat yung naging wood natin dito na babalitan nila. So, mas nababalitan nila ito ng maayos eh. Ayan. So, sinamaha dito, pang ilan na rin nila to. Ayan, tignan nyo naman yung nasa gilid-gilid ng ano nila. Ayan yung mga natatanggal nila pero hindi nila nilalagay sa cage. Pwede naman din to ibigay ulit. Pwede naman ibigay yan ulit or kunin nyo yung mga malilinis, yung mga hindi naiputan. So, pwede nyo naman kunin, tapos pwede nyo ilagay ng pwersa doon sa nest box nila. Para lang magkaroon sila ng nesting materials doon sa loob ng kanilang nest box. So, ito, ayan. Kasi, yung iba nilalaglag lang nila. Ayaw nilang ilagay doon sa nest box nila. Ito, may ipot. May ipot, wag na yan. Ganun lang, yung malilinis lang ang ilalagay, ibibigay nyo sa kanila, tapos yung mga ilalagay nyo dito sa nest box. So, ayun, sinambahan yung kailangan ng nesting materials ngayon, kasi ilang araw na lang, mangingitlog na si Maha. Malaki na siya ni Maha eh. Ngayong week,
Ngayong week, mangingitlog na to si Maha. Kaya, kailangan siya lang yung muna, isa lang muna yung bibigyan natin ng nesting materials. Tapos dito sa baba, yung ating inaabangan. Ang ginagawa pa lang nila dito ay puro kutuhan. Pero okay lang yun. Hintay-hintay pa. Tapos dito sa taas, ayan, sila, sobrang tahimik talaga nila. Ayan, tignan nyo naman yung ginawa nila doon sa kanilang sanga ng malunggay. Kayang-kaya nilang putulin. Tapos dito, wala masyadong nahuhulog eh. Oh, walang masyadong nahuhulog. So, lahat ng nakukuha nila, pinapasok talaga nila dun sa loob. Walang sayang. Walang sayang na nilalaglag. Kaya, magaling sila mag-hakot. Magaling sila gumawa ng nesting. Yun sa langgam. Yung, di ba, nagkakaproblema tayo sa ibulan natin na langgam. Yung mga umakyat dito sa mga ano natin, cage, tapos dumadapo dito, yun, no? Tulad nito, may langgam dito. So, ang gagawin natin dyan ay, syempre, nasa ng spray natin, ay hindi wag yan. Ito, gamitin natin spray. Tapos, yung wash out natin, kunin muna natin. So, ito na lang. Medyo may natira naman eh. Bali, tubig na lang yung laman nito. So, ayun. Sa 500 ml, tapos itong wash out na to, wala na masyado to. Sana may mapahiga pa tayo dito. So, ayun. Wait lang. Lagyan natin. Ayan. So, ito na yung washout natin na pang spray. So, ang gagawin lang naman talaga natin dito ay isprayan yung mga dinadaanan ng langgam. Check. Ayan. So, simulan natin dito kinamaha. Kasi sila yung... Asa sila? So, ayan. So, iwasan lang muna natin tamaan yung mga... yung tubigan, tas yung pagkainan nila. So, ang gagawin lang natin dito, syempre, sprayan lahat ng pwedeng daanan ng langgam. Pwede naman natin isprayan yung mga mess box nila, basta wag yung basang-basa. Tulad nito, may ano dito, may seed dito. Saan ba yung takip nito? So, ayan. Tinakpan ko na. Tapos, spray lang dyan. Yan. I-spray nyo lang yung pwedeng pagdaanan ng mga langgam. Dito na lang para tanggal lahat ng ano. Yan. So, ganun lang naman yung pagtatanggal ko ng linya ng mga langgam. Kasi, di ba, nakikita natin na yung mga langgam ay may sinusundan na linya. Yan. So, yun. Ay, putik. Tumatama din dun. So, ayun, basta ang pag-spray, syempre, dun lang sa may dinadaanan ng mga langgam para mawala yung kanilang daanan na kinakabisado nila. So, dito rin sa ating flight cage ay mas itong mas nilalanggam eh. Ayan. So, okay na tayo lahat dito sa langgam. So, yung washout kasi natin dito ay instant patay yung mga langgam. Instant agad yan. Walang mabubuhay kahit isa. Lahat ng matamaan patay. So, ayun. Lahat ng matamaan ng washout ay patay. So, ayun, no. Ganun lang ang pag-spray namin ng washout sa mga nest box, sa mga poop tray, kung saan dumadaan yung mga langgam. Pwede yun sa mga, ano nyo, sa mga flight cage, double cage, colony cage, sa mga nest box, sa mga perch, sa mga sulok-sulok na yan. Ayun, ganun lang ang process namin doon. So, ito na yung dulo natin yung video. Salamat sa panonood at sa pagsusuporta sa ating channel. Kung kayo ay bago pa lang dito sa aming channel, pindutin lang subscribe at ang kampana para lagi kayo updated sa aming future uploads. Tapos, kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung may mga katanungan pa po kayo about sa pag-iibon, sa pag-aalaga ng ibon, sa paggagawa sa mga ganyan-ganyan, kung ano-ano, i-comment nyo lang, tapos gagawa natin ng mga video yan. Ayan, tingnan nyo ito, nagpapakain. Ngayon ako nakakita na para kids budgie na nagpapakain. Ayan.
So yun, shoutout muna tayo bago pala natin tapusin yung video. So shoutout tayo kay Basti Advin Pula, Dean Jen David, Jan Isen Realisan, Johnny Baon, Armando P. Bunag Jr., Kevin Jan Agravante, Mark Daniel, Michael Caranto, Celine Domingo, Cesar Lagrosa, Joshua Wage, Dennis Balabas, Mona Taro, John Dave De Jesus, Adrian J. Kirol, Ariel Custodio, Franz Neil Viray, shoutout din kay Andre Arnisto, Renz Popes, Jericho Love and Jericho Mini Avery TV, shoutout din kay Adrian J. Kirol, kay Romeo Zamujo, John Erickson Sebastian, John Chris Binugit, Nick Soldier Gaming, at shoutout din kay Kyle Vincent Canlas, kay Melissa Rojas, kay Breeder Pigeon TV, shoutout din kay Jasmine Minasyon, kay Leo Manalili, kay Yana Rosales, kay Lorenzo Urena, kay Dustin Baluyot, kay Martin Grefalde, shoutout din kay Lawrence Calawag, kay John Peter Nones, kay Yana Rosales, kay Bird Hobby Student BGS, at kay John Lloyd Urmanita. So shoutout sa inyo, salamat sa panonood sa ating dito sa ating video. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo na shoutout, tapos isa-shoutout namin kayo kada video. So salamat sa panonood, mag-ingat pong lahat, and we'll see you on the next video.